aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Subaybayan ang programang Subok na Matibay at Subok na Matatag. Programang matibay na papanahon at makabuluhang balita, impormasyon at komentaryo. Misyon, aksyon ngayon. 21 taong tuloy-tuloy nagsiservisyo publiko. Ako, si Ben D.F. Figura, host-producer ang best friend ng masa at inyong tunay na sandigan. Misyon, aksyon ngayon. Dito lang sa numero unong himpilan, BWBL 1242 kHz, servisyo publiko at mapapanood sa Facebook Live viewing. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Misyon, aksyon ngayon! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, Mega Manila. And today is Monday, unang araw sa buwan ng Abril. At muli narito ang programang Tunay na Sandigan. Misyon, aksyon ngayon. Subok na matibay, subok na matatag. Mahigit 20 dekadang nagsasayang papawid ng serbisyo publiko. Muli ako po ang inyong kagapay sa serbisyo publiko at despre ng masa, Ben Figura, sa himpilang DWBL 1242 kHz serbisyo publiko. Kasama ko sa technical side, Engineer Arnold Gallardo. Ang programang ito ay sabayang mapapanood sa Facebook Live at sa YouTube. I-type lang, Misyon, Aksyon ngayon. Pagpupugay, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating mga program sponsor. Bukas, abangan Task Force Kasanag International sa programang Bantay Korupsyon sa pangunguna ng ating partner, Dan Mili Chong, President, Founder, Doctor of Humanities, Paring Alvin Estrella ng Climpix Janitorial and Pest Control Services, Paring Manuel Manigo ng National Labeling Enterprises, Philippine Amusement and Gaming Corporation, by BGMP Chief Jail Director Roel Silva Rivera, at magandang hapon, Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres, BGMP NCR Regional Director, at kay Jail Chief Superintendent Jali Tagyang, BGMP Regional Director for BGMP Region 11. At ina-acknowledge natin si Mr. Angelo Redaha from Malolos, Bulacan. At kasama natin every Monday ang Charter President ng Malacanang Golden Empire Eagles Club. Walang iba si President Ronald Ron Sagana. Ron, bati ka muna. Iyan, isang magandang hapon na naman po sa inyong lahat at babati po tayo. Ito po ang inyong Eagles President ng Malacanang Golden Empire Eagles Club ay si Kuya Ron Sagana. Of course, ang unahin natin batiin yung naghatid sa akin ng Grab kanina, si Roberto Cruz. Grab po yan. Salamat Kuya at naihatid mo ako ng maayos dito sa aming programa. Of course, binabati po natin muna yung ating mga sponsors na kung saan na Kuya Ja Goycia, salamat po sa pagbibigay nyo ng isang lechon. At si Kuya Dennis Jill, salamat din po Kuya Dennis at ang aking magiging future chairman. Alam ko at inaasahan po ng bayan ang inyong paglilingkod. Salamat po Ate Jill. Of course, si Ate Inday, salamat din po. Si Kuya Mike, salamat po sa isang lechon na ibinigay ninyo. Si Kuya Roberto Mimbian, ang ating sponsor po ng magazine, si Kuya Arnel Catolico Canielas, at si Kuya Bong Escobedo,
si Ate Janela, yung kanyang mga anak na profesor at profesora, si Kuya Jay, salamat din po. Of course, batiin na rin po natin ang member po ng ating Malacanang Golden Empire Eagles Club, si Kuya Balong, si Kuya Paul, si Ate Janet, si Kuya Peter, si Ate Divine, si Ate Chrissy, si Ate Pai, si Kuya Sarkawi, si Kuya Nilo, si Kuya Engineer Astropel, mabuhay ka. Si Kuya Johnny, si Kuya Ricky, ang dalawang ex-militar, si Ate Lilibit Inday Minggito, si Ate Ethel, si Kuya Marvick, Ate Ethel, salamat. Si Kuya Wesley, hopefully na si Kuya Wesley ay ma-appoint na po sa ating part ng ating government. Salamat sa iyo. Si Kuya Paul Pastor, salamat po sa inyo. Si Kuya Idil, sana sa susunod sumama ka na. Of course, si Emiel Dean. Of course, ang pinakamagandang lalaking, kasing gandang lalaki ko raw, si Kuya Migs, si Kuya Joel Kabigting, at si Kuya Raymond Ligaspi. At of course, si Mama Isabel. Mama Isabel, si Mama, Mami Telma. Diyan lang po kayo at huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo at itataya po natin yung konting pangalan natin at para po madamayan kayo. Nag-aan po rin po tayo kay ati yung si Insan Babylin. Condolence sa pagkamatay ng iyong esposo. Si Insan Renny Balbin, si Insan Wangyo, si Insan Balong, si Insan Geek, at of course si Ate Rich Balbin, si Ate Divine ng aking hipag, of course si Panga at si Dr. Isabel. Salamat po sa inyong pakikinig, sir. Okay, Ron, nagbakasyon ka ba in relation to Lenten season? Sapagkat marami ay gustong lumanghap ng sariwang hangin, makapagpahinga at makapag-unwind dahil alam naman natin pag dito ka sa kalungsuran talagang maingay, magulo at saka hirap talaga sa oras lalo na kung daily ang routine ng trabaho kasamang Ron. Nako, sa hindi inaasahan sir, doon lang po ako sa Malacanang at hindi ho tayo nakapagbakasyon. Ang ibang mga kamag-anak nakikita naman natin sa Facebook, patingin-tingin na lang po tayo Sir Ben. So, alam mo ron, pansamantalang lumuwag ang Metro Manila sapagkat alam naman natin na ang kaluwagan ngayon, wala ng mga protocol at the same time nakapag-adjust na ng mabuti yung ating mga kababayan. Kaya yung may mga budget na masyal, nag-out of town at the same time nakita rin natin talaga na ang buong pamilya na namamasyal ay mas nagkakaroon sila ng tinatawag na family bonding. Yun na nga at ito na kasi yung pinakahihintay po ng isang pamilya sir na kung saan bakasyon, mahaba-habang araw po yun na walang pasok at sinamantala po ng ating mga kababayan yung kanilang bonding na kung saan na nagkita-kita po ang mga buong pamilya sa ganitong klase na pagkakataon sir. Alam mo ako ron, nung Thursday talagang full force kami ng anak ko at saka ng aking daughter-in-law na pumokus tayo sa pag-layout ng ating magazine at kasama ko yung aking anak na si Alvin, si Hazel at Friday naman, si Bea Nicole naman ang katulong ko at ako naman nakatutok sa likod sapagkat tayo yung nakakapag-identify ng mga pictures at the same time yung size ng ng advertisement at messages ng ating mga tumulong sa ating ipapublish na souvenir magazine. After this program nga, tutuloy tayo sa imprenta para maipagawa na yung ating very colorful magazine and I'm expecting before the end of this month ay ma-release sapagkat maraming excited kasamang Ron. Kaya nga at excited muna tayong makita yung magazine natin sapagkat nakita ko sir nung ating anniversary, napakaraming tao. At unang-una sir ha, buti na ihabol natin kay Kuya Dennis. Kuya Dennis, buntik pang hindi na ihabol si Sir Ben, kurutin mo ito. Nako, Ate Jill, huwag kang mag-alala. Nandun yung size mo nandun. Ito, mukhang ikakasal yung dalawa sir. Tayo raw magiging ninong. Nako, happy wedding. Karangalan na tayo yung maanyayahan sapagkat sabi nga yung maging ninong ka, hindi lahat ay pwedeng mapili. Sapagkat maaring marami kang kakilala at kaibigan. Pero iba kasi yung pulso ng mga pumipili ng ninong. It's either makatulong or it's either makapag-afflict ng kanilang moral. Yes sir, yung responsible bilang parang magulang mo na rin yan, yes. Pangalawang magulang mo yan. At higit sa lahat sir, no, kay Ate Jill, ito po sir, baliktad na ho ang panahon ngayon. Yung mga inaanak na ho ang nagbibigay ng regalo sa atin. Baka mamaya mabigyan tayo ng kotse niyan, magandang balita yan. Ate Jill, Kuya Dennis, happy wedding. Ba't kailan ba yung plano nila na magsandibdib?
Abay, nung na-question ko kanina, dahil magkaiba yung apelyido, mukhang magpapakasal na kinabukasan eh. Mukhang ang bilis naman yata. Alam niyo po mga kababayan, yung mga tinatawag na practical o yung mga tinatawag na kulang sa panahon para magplano, ang katwiran naman nila, eh yung iba nga nagpakasal eh, naghiwalay din eh. Kaya nga, oo. So basta tayo, alam ng Diyos, alam ng ating mga mahal sa buhay at kaibigan, that we love each other, eh sapat na yan. Pero as years pass by, nagkakaroon ka ng anak, kaya siyempre nga. Ron eh, iba yung tinatawag na kasal sa wedding o sa huwes na pag sinabing sino ang father mo o sino ang mother mo, magkapareho ang apelido. Kaya nga, oo. So, maaring na late lang po ito. Oh, pasensya na po. Eh, ito na siguro yung pagkakataon. Yeah. Alam mo yung destiny, whether you like it or not, it happened. Eh, meron nga ron eh, di ba? Dahil nga, kumbaga sa kabataan eh, masyadong marurupok. Kaya nga. Yung bugso ng damdamin. Eh, wala nga kaplano-plano. Meron nga dyan, kakagraduate lang ng college eh. Nung tinanggap yung diploma, maiyak-iyak si nanay at si tatay. Pagkatapos, yung pala may baon na satyan. Ayun na. Eh, destiny talaga. Yung, kasi ang mga kaibigan, mga kababayan, ano, kapag umpisa ka palang pinanganak, umpisa ka na rin mamamatay. Kaya yung destiny, hindi mo kayang pigilan yon. Kung ano yung papel natin sa mundo na ibinigay ng pagkakataon ng Panginoon, eh wag po natin tatanggihin yun. Kaya masama, kaya mabuti ka, o example ka, o ikaw kalakalabasan. Ganun po yan. Alam mo ron, kahit anong plano mo, kung may katamaran ka naman. Yun lang. Kahit anong plano mo, kulang ka naman sa edukasyon. So, kahit mag-partner kayo, eh kung yung isa ay pabigat, hindi aangat. Alam mo ako ron, sa totoo lang, ako yun nung mag-asawa, 22 years old ako. Nako. Eh, hindi ko kinonsulta yung magulang ko. Basta ako umalis ng bahay, nagdala ako ng damit. Oh, ngayon, nung nagdalang tao si Mrs., pinaalam ko sa kanila. So, kumbaga ron, kinargo ko. Tsaka maraming pagsubok, kinargo sir. Kinargo ko yan, yeah, tama. Yung struggle sa buhay natin, talagang marami. So, kinakailangan, wala lang sukuan. Ganun po yan. At saka yung sinasabi nga na ang pag-aasawa ay hindi katulad ng isang kanin na kapag napaso ka, iluluwa mo. Yes, pinaplano po yan. Pinaplano. Eh, pero sa tradisyon nating mga Pilipino kasamang ron, kahit anong putak ni nanay sa anak na tamad, kaya tapos na. Walang pakinabang, pagkatapos walang hinawakan kundi cellphone, hindi makapaghugas ng plato, hindi malang makapagwalis ng bahay, panag-asawa, abay hindi rin niya kayang tiisin na naghihirap. Kaya nga sir, ito lang masabi ko, na yung buti nabanggit nyo sir, basic lang po yun yung paghihirap ng ganyan. Paano po sir, kung ang isang magulang mo, nagkaroon na kayo ng magandang pananalapi sa buhay at yumaman po kayo, ngayon nagkaroon ka ng anak, yung anak pa mismo ang nagdadapurak sa kanyang ina. Katulad po yung may nangyari, nag-report po sa atin, si Nana Isabel, meron siyang mga eskwelahan, may mga properties, bulag pa, tapos ang masiste, hindi na siya tinutulungan ng mga anak at tinanggalan pa siya ng katulong. Anong klase kaya yun, sir? Kung matatanda mo kasamang Ron, last year, yung mag-asawang mag-live-in na taga Nueva Ecija, yes, sir? Na binaril doon mismo sa nagbiyahing Victory Liner, mm-hmm. It was found out that after the investigation, yung nagpapatay mismo yung anak na Suwail. Naku po. Sipin mo. Binigyan na siya ng ari-arian, buhay pa yung nanay niya, binigyan na siya ng mana. So, kumbaga gusto lahat kamkamin na. So, dahil nagka-alitan sila ng kanyang nanay, idinumanda siya ng karnaping. Mm-hmm. Pagkatapos, tiyak, naikinasama ng law, pero hindi ko sukat akalain kasamang Ron, nasa kabila ng kabutihan ng ina, darating sa buhay niya yung pinakamalagim na kamatayan. Biro mo, magbiyahe ka pa Maynila, nasa Pronsit, binaril ng napakawalang puso naman. Gunfire. Kaya nga nalaman, dahil nag-squeal mismo yung inupahang papatay para sabihin na ang mastermind nga yung anak. Isipin mo. Naku po. Ayan po mga kaibigan, mga kababayan. Ano? Tayo pong mga Pilipino, likas pong mapagmahal po tayo sa ating mga magulang. Pero iilan lang naman siguro ito. Pero kayong mga anak naman na talaga nga namang dapat minamahal natin ang ating mga magulang kasi hindi natin makikita ang liwanag sa mundong ibabaw na ito
kung tayo ay walang mga magulang. At ang isa pang pinaka dapat isipin ng mga anak ron na, opo, siyam na buwan na nasa sinapupunan tayo ng ating ina. Yes. Isipin mo yun, ha? Pagkatapos sa panganganak, meron diyan na kumbaga nagiging cesarean operation, mm-hmm, na dahil hindi napaghandaan ng panganganak, nagkakabaon-baon sa utang. Kaya diba? Nga. Pagkatapos habang lumalaki, merong may masela ng kalusugan, nagkakasakit, and at the same time namumuyat, yung oras na lang ng pagpapahinga. Eh, nung araw ron, wala pa naman diaper, kundi lampin. Yes, sir. Diba? Parang katsa ang datingan. Mag-aabang ka ng bakery na naubusan na ng arena, mm-hmm, papagpag mo yung katsa, lalaba mo, isasampay mo. Pagkatapos, kumbaga ron, gasgasan yung paglalaba ng katsa. At saka yung sa dede, sir, isipin mo, sir, kasi yung dede, makikita mo nakakapit yung mga panis na nagatas, mm-hmm, doon. Isipin mo, magpapakulo ka pa ng tubig. Pagkatapos, titimplahan mo pa siya, ilalagay mo pa sa magandang lugar para hindi siya mapanis. Saka mo ipapadede sa ating mga anak. Ngayon, ang masakit nito, sir, pagkatapos ng lahat-lahat, lumaki at nagkaroon na ng magandang buhay, itong mga anak na walang puso, abay talaga nga namang dinadapurak ang kanilang mga magulang. Isipin mo, isang bulag na nga, hindi mo pa binibigyan, tinanggalan mo pa ng katulong, anong klaseng tao meron ka? Ayun ron ang matatawag natin na sobra pa sa pagkaswail. Kasi pag sinabi mong swail ron, hindi sumusunod, iiwanan ka. Kaya ito, yung alisang ka man lang ng pribiliyo na aalalay dahil nga sa disabled ka, talagang wala akong makita sa dictionary na pwedeng itawag yan. Sobra talaga yung pagkamasama na yan. Samantalang yung kapitbahay nga na hindi ka dugo, magmamalasakit. Ikaw kaya mismo na anak, hindi mo kayang bigyan ng pagpapalaga. May sinasabi nga ron na yung anak na nag-iisang magulang ay hindi kayang alagaan, samantalang yung ina na 10 anak na pinalaki mula musmos hanggang sa paglaki, nagkaapo, ay kayang alagaan ng anak. Diba? Yes, yes, oo. At maganda rito, naaalala ko tuloy si yung dating senador, sir. Si yung babae na matalino. Senator si Miriam? Yes, ang galing magbigay ng advice niya pagdating sa mga magulang. Sayang at hindi natin na inabot na maging presidente ito. Alam niyo po mga kababayan, napag-uusapan lamang yung pamilya kasi bilang tayo dating anak na nagkaroon din tayo ng pamilya at nagkaroon na rin tayo ng anak. So, ramdam din natin yung kakapusan sa mga panahon na may mga pangangailangan, nagkasabay-sabay ng bayaran sa tuition fees, pagkatapos may educational tour na hindi mo maipasama yung anak mo dahil out of budget ka, ang sinasabi ng school authorities na pag hindi sumama, bababa yung grade kapagkat yung may points. So, nagdurugo ang puso ng mga magulang sa mga pagkakataon na nadideprive yung anak sa mga pangangailangan na kung saan masakit din naman sa magulang na hindi mapasama ang anak sa anumang mga school event dahil siyempre nagmumukhang kawawa ang bata. Yes sir, lalong-lalo na yung mga Boy Scout, Girl Scout, kapag hindi nabila ng uniforme at saka yung kanilang mga sinusuot sa mga type A uniform nila, nabibehind po yung mga anak. Kaya hindi nyo po ba alam na hindi naman yung mga bata ang nasasaktan, yung mga magulang po. At the same time, talaga naghahantay yan na dadaan na Bombay, makapangutang lang. Mm-hmm, totoo para yan. Para matustusan yung pangangailangan ng anak sa project at saka sa mga school program. Kaya nga po mga kaibigan, ang mensahe po ng Mission Action ngayon, tayo mga anak, tumbasan natin kung ano po yung mga ginawa sa atin ng ating mga magulang. Sapagkat dito po magsisimula ang tunay na ugali ng dugong Pilipino. Okay, at tayo po yung magbabalik. Pakilala lamang ng ating himpila. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Misyon Aksyon Leo! Misyon Aksyon Leo! Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakta na oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot.
Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Arangkadang muli ang PAGCOR Photo Contest 2024 simula ngayong February 15, kaya inaanyayahan ng mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay, at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengo, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone ay nananatili pa rin ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng PAGCOR ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 milyon pesos mula sa 1.6 milyon pesos noong nakaraang taon. Ang walong mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 pisong premyo bawat isa, samantalang makatatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa dating 18 taong gulang noong nakaraang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Para sa kompletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. At tayo po ay dumadako sa ikalawang bahagi ng ating programang Tunay na Sandigan. Misyon, Aksyon Ngayon. Subok na matibay, subok na matatag. Mahigit 2 dekadang naglilingkod sa himpapawid. Tumpak na oras, ganap ng 1:32 ng hapon. Philippine Standard Time po yan. At kami po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kasama ko sa technical side, Engineer Arnold. And today is Monday, April 1 of 2024. Kasama po natin ang ating program partner mula sa Malacañang Golden Empire Eagles Club na si kasamang Charter President Ronald Ron Sagana. Alam mo, kasamang Ron, mayroon ngayong kinakatakutan yung ating mga kababayan na bagong sakit, yung whooping cough na kung saan ito'y nakakapangamba dahil matagal na ubo at sipon na kung saan eh nakakabahala, lalong-lalo na yung mga mahihinang resistensya na kung saan eh nangangamba sila. Yung pretosis ba yun at saka yung whooping cough na kung saan eh nagiging sinyalis para humina ang resistensya ng mga kababayan natin na mahina yung kanilang immune system. Mm-hmm. Like sa Quezon City government, lately, nag-declare sila ng outbreak dahil may 4 nang namatay mula sa 14 na barangay na apektado ng pertosis. At the same time, abay, sana wag namang matuwa yung mga supplier ng face mask dahil baka mamaya sa takot ang publiko, tumaas na naman kasamang ron yung demand sa face mask dahil dinibigyang babala ng DOH ay yung mga humahalo sa matataong lugar, lalo na sa mass transport system to protect their health and condition,
eh dapat ay magkaroon sila ng pagsusuot ng face mask. Alam mo ron, itong pertussis, dudulot ng trangkaso, mild fever, sipon at ubo na maaring tumagal ng 7 araw hanggang 10 araw na panghihina ng katawan kasamang ron. Nako, wala rin pinagkaibayan po sa COVID, Sir Ben, sapagkat ganun na ganun din po ang reaction sa katawan ng tao, yung sintomas nga na tinatawag natin. So, ang ating mga kababayan, inaanunsyuhan po namin kayo na sana ito mga pagkakataon na ito, mag-ingat po kayo at please lang, gumamit po kayo ng face mask nang sa ganun, mapanatili at maging maayos pa rin ang inyong kalusugan sapagkat napakahirap pong magkasakit. So, pinapaalala pa rin ang DOH, lalo na yung may mga sanggol. Huwag na ninyong isasama sa mga matataong lugar, mamamasyal kayo sa mall, sa mga park, lalong baka mamaya contaminated yung lugar. Mm-hmm. At marami yung bahin ng bahin at mayroon pang mga naninigarilyo sa public places, bagamat open area na maitatawag, alam naman natin na yung usok ng sigarilyo is dangerous to our health. So sa mga hindi maganda ang kalusugan, if symptom persists, see your doctor, magpa-check up kayo, lalong-lalo na po yung mga senior citizen na may mga comorbidities. Ayan po mga kaibigan, at yung mga ating mga senior citizen, katulad nung mga nakaraang COVID, ha? Maraming nagpa-inject, imbis na magkaroon ng kalutasan, malunasan, aba, ayun, na maalam na at nakipagkita na sa ating Panginoon. Sana kayong mga matatanda na nasa senior citizen na kayo, huwag na ho kayo maglalabas. Diyan na lang po kayo sa inyong mga apo. So, alam mo ron, may sinasabi na in every action ng government, may violent reaction ang publiko. Dahil lalo na ron yung mga konserbatibo nung panahon namin, walang gamot-gamot, hilot lang, tapal-tapal lang ng dahon Nakaraos naman kami. Ngayon, kung katakot-takot na bakuna, pagkatapos maraming gastusin sa gamot, pagkatapos nagkakaroon pa ng side effect o komplikasyon sa kalusugan. Kaya nga, nako, kinakailangan mga kaibigan, talagang yung ating pag-iingat ay talaga nga naman, bantayan po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga sarili lalo na, at higit sa lahat, yung ating mga ini-intake na pagkain, mga kinakain natin, kinakailangan lagi pong malinis. So, lagi nating tandaan, kilos-kilos, baka ma-stroke. Mm-mm-mm. So, kung kayo obeso, overweight, medyo mag-trim down, mag-balance diet at the same time, jogging. Yung sinasabi na kahit breast walking, hindi kailangan pumunta sa gym, breast walking lang. Akyat panahog ka sa agdana mo, dala mo yung walis, di nakapaglinis ka pa. And at the same time, Ron, kinakailangan para to maintain yung mataas na immune system, makatulog tayo ng 7 to 8 hours. Para nang sa ganun, mapanatili natin yung magandang kalusugan, mga kaibigan. And at the same time, lalo ngayong summer season, na baka mamaya dehydrated kayo, maintain nyo yung 8 to 10 glasses of water at saka yung mga watery fruits, pakwan, melon, at saka yung buko, avocado, yan po napaka masusustansyang pagkain na gaganda pa po ang inyong kutis. At saka sir, yung heat stroke, uso ngayon yan, lalong napakainit po, Diyos ko, 43 degrees na ata ngayon. At sana, dyan na lang muna kayo sa inyong ilalim ng inyong tahanan at nang sa ganun, maiwas-iwasan po natin yung mga ganitong klaseng mga sakit. So, yung mga traffic enforcer, street sweeper, garbage collector na very exposed sila sa under the sun. Kailangan mag-break din po kayo for a while para makasilong-silong sapagkat talagang nakapapaso ang matinding init, lalong-lalo na po sa katanghali ang tapat. Yung konting lakad mo lang, talagang mag-perspire ang iyong katawan ng matinding pawis. So, dapat huwag tayong agad iinom ng malamig na tubig kung galing tayo sa labas, sa mainit na lugar. Na lugar at baka mamaya hindi kayanin ng temperatura ng ating katawan yung papasok na lamig, makakasama pa po sa inyong kalusugan. Kaya nga mga kaibigan, ugaliin nating magbaon po ng tubig nang sa ganon ay maiwasan po natin ang mga aksidente na kung saan cardiac arrest, nandiyan ma-hospital tayo bigla. Hypertension. Yes, at magdala ho tayo ng tubig, okay? So, tandaan natin, health is wealth. Yun. May sinasabi rin yung mga doktor na preventive is better rather than cure.
So, minsan mind over na matter yan na parang sasakit yata ulo ko para akong tatrangkasuhin. Mangyayari talaga yan. Pero kung yan ikinikilos mo, nagpapapawis ka, magugulat ka na lang, after mong maligo, medyo bumalik na sa magandang kondisyon ng inyong pangangatawan. Kasi circulated na yung dugo mo sa kaka-exercise, mga kaibigan. Alam mo, ako kasamang Ron, gumigising tayo sa umaga before 5 a.m. sapagkat inaasikaso ko ang aking bunso. Sa pagpasok, pinag-iinitan ko ng tubig yan. Hindi tubig na ininit sa gasol o sa stove, kundi sa gatong. Ayun, mas maganda yun, sir, kasi iba yung init na naihahatid ng panggatong . Ayan po, mga kaibigan. Okay, kasamang Arnold, break muna tayo para sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Misyon, aksyon ngayon. Misyon, aksyon ngayon. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At samantala sa huling bahagi ng ating programang Tunay na Sandigan, Misyon, Aksyon Ngayon. Subok na matibay, subok na matatag, mahigit 20 taong naglilingkod sa himpapawid. At muli ako po ang inyong kagapay sa serbisyo publiko at best friend ng masa, Ben Figura, sa himpilang DWBL at sa pamamagitan ni Charter President Ron Sagana ng Malacanang Golden Empire Eagles Club, ay panauhin po natin ang alkalde ng Oconer, Apayao, walang iba po si Attorney Jurico Bayawa. Welcome sa ating programang Mission Action ngayon, Mayor. Bumati ka muna po, please. Maraming salamat po at binabati ko po ang aking mga kababayan sa bayan ng Oconer. Pasensya po, nandito ako pansamantala sa Manila dahil naghahanap tayo ng ikauunlad ng ating bayan at nandito na nga ako sa himpilang ng DWBL at kasama ko po ang dalawang nagagwapohang Angkor. At kinakabahan nga ako sa kanila dahil bigla na nila ako isinalang. Okay, Mayor. Mayor, para sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, from what law school ka nagtapos ng pagiging abogado? Ako po ay graduate sa St. Louis University College of Law noong taong 1999. Nako, matagal na. Bata pa pala ito si Mayor. So, ano yung mga kaso na pinapractice nyo po? Criminal, civil, labor, o general practitioner po ba kayo? General practitioner po ako ng 20 years bago ako pumasok sa mundo ng politika. Pero wala po kayong pinasukang private company before kayo naging abogado? Ako po ay noong 2002 to 2003, 2007, naging abogado po ako ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, noong panahon ni late Chairman Bayani Fernando. Okay. So, bilang politiko naman, ilang taon na po ba kayong pumalaot sa politika? Naging vice mayor po ako noong 2019 at 2022 pumasok at tumakbo akong mayor at sa ngayon 2024 malapit na po magiging limang taon na po kayong nanunungkulan, mayor, bilang mayor ngayon less than 2 years na po at
Vice Mayor ng 3 taon. So anong nagtulak po sa inyo, Mayor Bayawan, na to enter to a politics? Meron po bang mga politician na nag-endorso sa inyo? Sa totoo lang po, gusto kong manilbihan sa bayan kung saan ako'y isinilang sa isang malawak na lupain ng bayan ng Conner, ngunit rolling hills po ito, at gusto ko rin maiangat ang kabuhayan ng aking mga kababayan sa pamamagitan ng mabuting pagsisilbi sa kanila po. So, anong political party po ang nag-represent sa inyo nung tumakbo kayong mayor 2022 po, Mayor? Ako po ay tumakbo sa Partido Federal ng Pilipinas, at awa ng Diyos, nanalo po. Malaki ho ba ang kalamangan ninyo sa inyong nakalaban, Kuya Mayor? Yes, Kuya. Mahigit 4,000. Nako, dapat alagaan mo yan ang pagtitiwala ng ating mga kababayan sa ating mga nanalo. Dapat alagaan mo ang iyong pagka-mayor, Kuya Mayor. So, Mayor, thank you po, Kuya. Yung Vice Mayor, kapartido mo ba? Taka ilang konsehal po ang pumasok sa winning column? Sa totoo lang po, ang aking Vice Mayor ay kasama ko po nung kami tumakbo. Magkatikit kayo? Magkatikit po kami. At sa 6 na councilors na kasama namin sa ticket, 5 po ang nanalo. Nagkataon kasi na yung kasama naming tumatakbong councilor ay 85 years old na at that time. Medyo nung palapit na ng eleksyon, nag-expire. Medyo nagpahinga siguro sa pagod. Kaya ayun. Akala ko na-expire. So, Mayor, total population ng inyong munisipalidad sa Conner? Sa ngayon po ay umaabot na po kami ng 40 plus thousand ayon sa data. Aba, malaki rin, sir. At ang aming voting capacity daw ay umaabot na ng 21,000 sa ngayon po. So, yung land area po na nasasakupan nyo, Mayor, ilan? Ang undisputed po ay 84,000 square kilometers, pero may mga kunting disputed portions na kung saan awa ng Diyos nagkakaayusan naman ng kapit bayan, lalo na sa katabi kong bayan na Kabugaw. At malapit na po kami sa puntong magkakaayusan. So sa tingin ko po, aangat pa ang aming land area. So, ilang barangay naman po ang nasa inyong jurisdiction po, Mayor Bayawa? 21 regular barangays at 1 administrative barangay. So, totaling 22 barangays po lahat. Okay. So, ano yung unang pangunahing kabuhayan po ng ating mga constituent? Sa bayan ng Conner, sagana po kami sa magandang lupa at ang marami po kaming kabuhayan sa bayan ng Conner. Una-una sa lahat, kami po ang fruit basket ng province of Apayao. At meron kami laging panagbunga festival at fertile po ang aming lupain. Meron din po kaming malawak na maisan at palayan. Pero sa ngayon, mas malawak na po ang aming taniman ng mga different kinds of fruits. Lahat ng klaseng prutas ay nabubuhay at nagbubunga sa bayan ng Conner. Sa Pinagbunga Festival, anong buwan po ninyo ito pinagdiriwa? Usually, sa buwan ng Setyembre or Oktobre. Depende po sa dami ng or abundant fruits. At last year, naganap ito ng buwan ng Oktobre, sa isang buwan ng buong buwan pala ng Oktobre, from October 1 to 30.
Hindi po ba madalas na dinadalaw ng bagyo ang inyong lugar upang maapektuhan ang ating agricultural sector, Mayor? Awa ng Diyos, kung may bagyo man, hindi masyado apektado ang Conner, although napakalapit namin sa probinsya ng Cagayan, yes, kung yes. saan laging binabagyo. Yes. Sana nga hindi kami babagyuhin ngayon sa taong 2024 dahil ang 2023 ay binagyo man kami pero naging resilient ang aming tao at awa ng Diyos, wala namang nangyaring sakuna o naging problema. So sa panahon ngayon ng El Nino, kamusta ang temperatura? Hindi ho ba apektado ng dry spell ang ating agricultural sector, especially yung mga panghayupan o poultry farms? Awa ng Diyos po, mainit nga rito sa Manila at taong katamtaman lang ang klima at temperatura sa bayan ng Conner at lagi naman umuulan po. At sana nga hindi namin maramdaman ang drought season kasi panahon na naman po ng taniman at ng aming mga palay at mais. Uy, nabanggit niyo, Mayor, yung palay. Dito ho sa kalungsuran, kung hindi ka makakabili ng 60 pesos kada kilo ng bigas, hindi magiging maganda ang kain mo. Mm-hmm. Sa inyong bayan po ba, hindi ba apektado ng high prices of our rice supplies? Sa ngayon po, medyo hindi apektado, pero di natin alam sa susunod na araw o buwan dahil nga napapanood natin sa telebisyon, yes, at nababasa natin sa social media na drought season daw ngayon. Tama. Sana hindi maapektahan ang aming bayan at sana hindi masyadong maramdaman ng aking mga kababayan ang presyo ng bigas. By the way, Mayor Bayawa, nung kasagsagan ng ASF o yung African Swine Fever na yung mga hog raisers, mga backyard farm operator, naapektuhan ba kayo paano doon? Paano kayo nakalampas sa mga ganyang pagsubok? Totoo po yun. Naapektuhan ng bayan ng Conner at maraming namatay na baboy at mabuti na lang sa pagtutulungan ng probinsya, lalong-lalo ng Provincial Agriculture Office, ng probinsya ng Apayao, at coordination din ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Conner, maganda ang pagpapalibing, pagpapaayos, at awa ng Diyos. Masasabi ko sa ngayon na ang Conner ay free ASF Municipality. Wow, salamat naman sa Panginoon, so, Kuya Mayor. Yung mga nakaling na baboy na kumpisga ng Municipal Veterinary at saka ng Agriculture Office, nabigyan ba sila ng financial assistance po? Sa totoo po, nabigyan sila ng financial assistance, lalong-lalo na yung mga nagpatala sa opisina ng Provincial Agriculture Office saka Municipal Agriculture Office. At hindi ko lang po alam ang bilang o data sa ngayon po, sir. So ano naman po ang effort ng ating mahal na provincial governors sa pamahalaang panlalawigan para makapagbigay po ng assistance lalo na po sa mga naapektuhan po ng peste ng ASF? Ano po yung mga na-extend na ayuda? Ang pagkakaalam ko po, ang aming butihing gobernador na si Governor Elias Bulot Jr. ay inutusan ang Provincial Agriculture Office na bantayan itong ASF problem at nakita ko po, isa ang Conner na binantayan ng mga opisyalis ng Provincial Agriculture Office para maiwasan, mabawasan ang epekto ng ASF at tuloy-tuloy po ang pamimigay ng financial ng probinsya, lalong-lalo na ang Provincial Agriculture Office under the Governor's Office, at tuloy-tuloy din po ang pagtututok para
matuluyang mawala na po ang ASF. So sa tingin ko po, ang through the incessant efforts of our beloved governor, including the other provincial officials and my fellow mayors who are working together hand in hand with the provincial government, the ASF menace, I believe, ay patapos na po sa probinsya ng Apayao. Siguro, Ron, in the future, maaaring makapanayam natin through live streaming o mabisita natin sa susunod na pagkakataon si Governor Elias Bulod Jr. para mas malaman natin kung ano pa yung mga ibinigay niya ng suporta. Not only sa munisipalidad ng Conner na pinamumunuan ni Mayor Jurico Bayawa, but in the entire province. Sapagkat alam mo, kasamang Ron, yung calamity patuloy yan dahil sa hinaharap parating ang La Nina sa June. So ano yung mga preemptive measure at the same time yung disaster management plan para maipaabot natin sa ating mga kababayan kung ano yung mga kabutihang ginagawa at not necessarily financial assistance only under the administration of Governor Elias Bulod Jr., but kung papaano niya binibigyan talaga ng suporta, lalong-lalo na yung mga indigent sector. Di ba kasama, Ron? Yes, sir. At ayon naman sa kay Congressman tsaka kay Governor po ng Kalinga Payaw, ano? Provincial. Mabubuting tao po itong mga to. At sabi nga ni kasamang Kuya Wesley Salibad, ito ay nakakapanayam niya noong araw. Talaga naman Mr. Action Man din itong mga tao na to, sir. Okay, at tayo po may 4 na minuto na lamang na nalalabi sa ating program. Halos parang ambush interview to Kaya pinapasalamatan natin si Mayor Jurico Bayawa. And hopefully, siguro Mayor, even we are in a distance, kung ikaw ay nasa yung bayan ng Conner, pwede mong maipaabot sa amin yung mga accomplishment mo, mga plans and program. So this program will be the conduit para maipaabot natin at ma-share sa ibang LGU naman what are the best practices in uplifting the lives of your indigent constituent, especially na meron kang 21 regular barangay at isang administrative barangay, and at the same time meron kang 40,000 total population with the number of registered voters na 21, so we can educate the other locality kung ano yung mga ginagawa ng isang abogado na ngayon ay alkalde ng Conner Apayao. So with this, Mayor, maraming salamat for your initial participation, and hoping na sa susunod ay mas mahabang oras at mas mahabang presensya ang maiuukol mo sa amin para ma-enlighten natin ang ating mga listeners and viewers. So with this, maraming salamat, Mayor, at sa iyong panghuling mensahe para sa iyong mga kababayan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Kuya Ron at sa iyo, sir. At nabigla nga ako, totoo yung sinasabi mong ambos interview. Hindi ko akalain ito na ako pala ay maisasalang sa ganitong programa na kung saan nakita ko, na feel ko na totoo pala kayong mga magagaling na nagsasalita o anchorman, at dito ko na feel na marami pa kayong matutulungan, lalong-lalo na sa kanayunan. Yes. At hangad ko rin po na makilala kayo ng lubusan at mapumasyal sa bayan ng Conner para makita ninyo ang aming munting munisipyo at mga mababait, masisipag at humble na tao sa bayan, peace-loving people ng bayan ng Conner. Maraming salamat po. Very well said. Ron, for 30 seconds. Yes, mga kaibigan, naimbag nga aldaw yung apo ita Conner Apayao, Kalinga Apayao, sapay kumang titinulong tayo at magmahalan tayo lahat. Unang sa ganon ay patuloy po ang pag-unlad ng buong Pilipinas. Mabuhay po kayo, Sir Ben. Again, belated happy anniversary. Magandang hapon po sa inyo.
At dyan po ang ating una, subalit hindi huling panayam kay Mayor Bayawa ng Corner, Apayao. At maraming salamat sa Technical Side Engineer Arnold. Bukas, Bantay Corruption Segment sa pangunguna ng ating partner, Mr. John Hamili Chong, President Founder, Doctor of Humanities ng Task Force Kasana. Araw ng Miyerkules, nag-confirm na sa atin ang Caloocan City Jail para sa BGMP in action. At muli, ako po ang inyong naging kagapay sa serbisyo publiko at best friend ng masa, Ben Figura. Sa programang Tunay na Sandigan, Misyon, Aksyon ngayon, maraming salamat po. God bless us all. Panatiling masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Misyon, aksyon ngayon. Misyon, aksyon ngayon. Ang inyong napakinggan ay programang Misyon, aksyon ngayon ni kasamang Ben Figura. 21 taong tuloy-tuloy nagsiservisyo publiko. Ako, si Ben B.F. Figura, host-producer, ang best friend ng masa at inyong tunay na sandigan. Misyon, aksyon ngayon. Ugaling sumubaybay dito sa impilang DWBL Serbisyo Publiko. Maraming salamat po. Not the top-rated music station of the country.